Kay Soto, sigurado na ang maglalaro sa Gilas. Well, napakasarap pakinggan na walang halong drama ang paglalaro ngayon ni Kai, unlike before na palaging last minute na darating siya at ang dami pang mga negative issues na hindi nakakaganang pakinggan. The bottom line ay gusto ni Kai na maglaro sa Gilas and he is committed. Kaya dapat siyang bigyang tiwala katulad ng tiwala na binigay ni Coach Tim Cone kay Kai ngayon. Tinawag pa ni Coach Tim Cone na si Kai ang magiging main man ng Gilas and Coach Tim Cone is not afraid to say that kahit na alam niyang maraming magagaling na player sa Gilas. Kahit alam ng lahat na nandyan pa si Justin Brownlee, ay grabe ang tiwala ni Coach Tim Cone kay Kai. Ibig sabihin nito ay mas lalong lumalakas ang Gilas dahil meron na tayong Justin Brownlee at meron pa tayong Kai na gagawing main man ng Gilas. So kung titingnan mo ang current semifinal series ng Barangay Ginebra, ay grabe ang nilalaro ni si Stan. At kung ganitong sistema ang gagamitin ng Gilas sa Latvia, ay talagang si Kai ang magiging main man. Very evident ang mid-range shooting ni si Stan ngayon sa Ginebra, which is pwedeng ma-duplicate ni Kai as he is also a deadly mid-range shooter. In fact, mas kilala si Kai bilang deadly mid-range shooter compared kay Christian Stenhardinger na ngayon pa lang nakikita natin na tumitira ng marami sa labas. Well, ito ang nabibigay dahil sa matinding tiwala ni Coach Tim Cone sa kanyang mga players. Kahit si Sistad na Achilles heel ang kanyang shooting, ay ngayon nabubuhay at nagtatagumpay dahil sa kanyang shooting. At dahil dito, sigurado tayong gugulatin ni Kai ang Latvia at ang Georgia once Coach Tim Cone decides Kai to shoot from mid-range. Knowing Kai na isang deadly mid-range shooter, ay siguradong pahihirapan niya ang kanyang mga bantay versus Latvia and Georgia. And once Kai gets his bearings, ay magiging unstoppable na siya dahil kapag dinikita naman nila si Kai, like si Stan, ay kaya rin ni Kai na umatake sa ilalim at iwanan ang kanyang depensa. The good thing ay, dapat makalusot si Kai at malapit na siya sa ring na pwede niyang gamitin ang kanyang power and strength, ang last line of defense, to make sure na makukuha niya ang 2 points. Perfect kasi ang sistema ni Coach Tim Cone sa skill set ni Kai. And what makes Kai so special, ay pwede rin siyang gumawa ng play para sa kanyang mga kakampi kung merong double team. He is so skilled that there is a big possibility na dadalhin ni Kai ang Gilas sa mga panalo sa Olympic qualifying tournament. And the good thing, magagawa lahat ng gusto ni Kai na according sa sistemang pinapatakbo ni Coach Tim Cone. No need to be buaya dahil sa sistema ni Coach Tim ay ang mga big man talaga ang bida. Kaya kabahan na ang Latvia at Georgia dahil ngayon lang sila makakita ng isang sistema na napakahirap bantayan. Kahit ang Australian coach na si Brian Georgian ay hindi masolusyonan ang game plan and in-game adjustments ni Coach Tim Cone. At ganun rin ngayon ang nangyayari sa semifinals ng Barangay Ginebra na kung saan nahihirapan si Coach Nenad Vucinic na isang Serbian at ang New Zealand coach. Hindi naman basta-basta ang competition sa PBA and you can't argue success. Si Coach Tim Cone ang merong pinakamaraming championship sa kasaysayan ng PBA and he is coaching more than half of his life kaya makakatikim ang Latvia at Georgia ng isang kakaibang Pinoy style of basketball. At balitang NBA naman, Boston Celtics swak sa NBA Finals. Pasok na sa NBA Finals ang Boston Celtics matapos talunin ang Indiana Pacers sa Game 4 ng Eastern Conference Finals. Si Jaylen Brown ay nakapagtala ng 29 points and 6 rebounds habang si Jason Tatum naman ay meron 26 points, 13 rebounds and 8 assists. At makakalaban ng Boston Celtics sa finals ang mananalo sa patuloy na playoff series ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves. Tutungo ang Boston Celtics sa finals sa ikalawang pagkakataon sa loob ng tatlong taon. Dahil sa pag-abante sa finals, may pagkakataon na naman si Jaylen Brown at Jason Tatum
na masungkit ang kauna-unahan nilang singsing. Si Jaylen Brown ay itinalaga bilang 2024 Larry Bird Eastern Conference Finals MVP matapos winalis ang Indiana Pacers sa isang 105-102 na panalo. Si Jaylen Brown ang sentro ng tagumpay na yon, nagtala ng 29 points sa pagbabalik ng Boston Celtics at siya ang namuno sa Celtics sa serye sa pamamagitan ng kanyang average na 29.75 points bawat laro. Gayunpaman, hindi ang kabuuang stats ang nagbigay kay Jaylen Brown ng parangal na ito, kundi ang kanyang biggest moments. Throwing in the corner, Brown fakes, fires up the three. Bang! Knocks down the three to tie the game. May konting oras na lamang sa game 1 and the Boston Celtics trailing by 3 points. Kailangan ng Boston Celtics ng isang tres upang may tabla ang laro. At si Jrue Holiday, look for Jaylen Brown, who had Pascal Siakam on his tail. He fired up from the corner and tied the game, eventually sending it to overtime kung saan nanalo ang Boston Celtics. At the end of Game 4, Jaylen Brown beat Indiana Pacers as a passer, with the score tied at 102, with less than 50 seconds left, Jaylen Brown attacked the basket, tried to give the Boston Celtics the lead. And he found a crowded lane, kaya ipinasa niya ang bola kay Derrick White na nagbigay sa Boston Celtics ng kalamangan 105-102 at tuluyan ng winalis ang Indiana Pacers. Sa mga nakaraang taon, medyo mahirap para kay Jaylen Brown ng Eastern Conference Finals. Hinarap ng Boston Celtics ang Miami Heat sa kanilang huling tatlong pagbisita doon at sa huling dalawang pagkakataon, nahirapan itong si Jaylen Brown. At si Jason Tatum ang nanalo sa Larry Bird Trophy nang marating ng Boston Celtics ang NBA Finals noong 2022. At sa pagkakataon ngayon, si Jaylen Brown naman ang pinarangalan. Malapit lang ang botohan. Nakakuha si Jaylen Brown ng 5 sa 9 na boto habang kumuha si Jason Tatum ng 4. At madaling may paliwanag na si Jrue Holiday na naglaro ng kahangahangang performance sa parihong dulo ng court sa serye ay karapat dapat din siyang isaalang-alang. Lost the ball, got it back, kicks it out right. Corner three, bang! Jaylen Brown gets back to his right hand. He's got to choose, but the-